Hi, hello. Good afternoon, everyone. Nandito po tayo sa office ng BSB. Main office po dito sa Naga City Council. Ako po si Mary Grace Stein, ang inyong host, at si Coach Daisy Vasquez, ang kasama ko nga partner kong host today. Say hi. Hi, everyone. Ayan po, si Coach Daisy Vasquez from Daet, Camarines Norte. At nandito rin po ang coach natin from Baguio City, si Doc Willie Bello and si Ma'am Noemi Payumo. Say hi to our viewers. Andito tayo sa BSB Podcast. So today, welcome po dito sa ating program at welcome din po dito sa Naga City. Kumusta po yung inyong biyahe? Introduce yourself po. Ako po si William Bello, Doc Willie sa pangalan ng BSB. Nakapunta kami dito sa head office ng BSB dahil lang gusto namin mapatunayan na makita yung may-ari ng company. Masaya pala dito. Kanya lang, sa layo ng biyahe namin mula Baguio hanggang dito sa Naga City, 17 hours ang biyahe namin. Walang tulugan. Ang inaalaan kasi medyo may edad na ako, 70 years old, pero nakayanan ko pa yung tagal ng biyahe na yun. Yung sinakayan namin, nakatutok pa sa amin yung aircon, kaya nako, lamig na lamig. Ngali na sa malamig na lugar. Pero okay naman. Masaya ako kasi nakarating kami dito dahil sa product namin na ito, si MD Plus. Binisita nyo ang recorder ng MD Plus. Ito ang nag-alay sa sarili kong pag-upo sa malamig. Okay, that's good. Kapag ramdaman ko yung katawan ko na masakit, haplasan ko agad. Habang nasa bus ko. Habang nasa bus ako. Kasi talagang malamig yung bus. Malamig ang bus. Iba yung lamig kasi yung lamig sa Baguio. Ikaw naman po, ma'am. Ma'am Noemi, kumusta yung iyong travel? Anong una, good morning sa lahat. At thank you din, ma'am. Madam, sa pag-accommodate niyo sa amin. Kung sa biyahe, alalay lang ako. Hello. Alalay sa ikaw. Ikaw ang secretary. Caregiver ka. Hindi. Joke lang. Dali magka-partner kami sa status. Sa business. Tapos, siyempre, kailangan din naman na siyempre, partnership sa business. Kaya, kailangan. Nandito rin ako. Opo. Nakarating kami dito kahit gaano kalayo at katagal ng biyahe, at yung sulit na sulit dahil happy-happy naman sa mga view, sa mga magagandang lugar, sa kapagtulong din sa bunga, nasisiyahan kami, at least kahit dito sa malayo, yung ginagawa namin dito doon sa Baguio, ginagawa din namin dito. Super happy. So, nandito para mag-mission hanggang nasa Kamsur. Nag-mission po kayo. Tama-tama yung dating ninyo. Meron tayong in-sponsor na singing contest sa Concepcion Pequeña. Dito lang po sa malapit sa amin with Bosing Radio. Ayan po, nagpasalamat tayo sa Bosing Radio kila Sir Romar Vasquez, Olive, DJ Olive and DJ Rika sa pag-invite sa atin na maging guest din doon sa kanilang radio event, radio program event na singing contest. Mabuti na rin hindi tayo kumanta doon. Baka naging sikat na yan sa Doc Willie. Sana pala po kumanta ka doon sa contest. Kaya ako yun, kanya lang. Siyempre, yung lalamon ko. Sa lamig yung bahay. Yan. Lami pa din natin na nahaplas mo doon yung mga senior citizen. Ay nakakatawa po. Sobrang na-appreciate po ng mga taga-bagong bigay. Concepcion Pequeña. Nakaka-ano po, amaze po yung pupunta. And thank you so much, Ma'am Grace, sa opportunity na magkakontay ng Bayanihan
operational class assistant. Talagang padami na po yung mga tao binibigyan natin ng time, effort sa ating mission. So, si Coach Daisy po, galing pa po yan ng Daet. Super busy. After pagdating namin, pagdating na niya rito sa Naga, diretso kami doon sa event. So, talagang walang pahinga. Nag-drive siya ng solo. Ilang hours? Two hours from Daet. Solo lang siya. Nag-drive siya. Pagdating dito, kumain lang kami. Diretso kami doon sa event sa Concepcion Pequeña para mag-haplas. Nag-haplas kami ng MD Plus sa mga may sakit. Anong experience? Ano sa tingin niyo yung experience natin? Pagka lang ang ganda po nun, kasi yung mga taong may karamdaman, binibigyan natin sila ng pag-asa, kumbaga second, ano sa buhay nila na, ay meron palang ganito na, kahit hindi mo niyayaya, usap silang lumalapit, ano yan, ano yan, ano ba yan, nilalagay-sprayan, ano ba yan, tayo ng ganito. Lahat gusto nila pa-sprayan, tingnan mo yung comment doon, anong masakit, lahat ng katawan. Gusto nilang isprayan natin ang katawan. Nakatesting yata ng isa, lahat ng katawan na. Mapaligo na. Gusto niya nang paipaligo yung at ating. At syempre, gusto natin magpasalamat, of course, sa Bossing FN, headed by SM, Omar Vasquez, ng aking pamangkin. Kasi kung hindi po kami kinuha ang major sponsor, hindi kayo magkakaroon ng buha doon sa barangay. Siyempre, especially sa kanilang kapitan, si Kapitan Mendoza. Yung kapitan nila doon, no? Thank you so much po sa opportunity kasi napaka-ano po ng barangay council kasi binigyan tayo ng opportunity. Imagine ako taga-Daet, ikaw po taga-Baguio. Baguio, on the way. Doon. Kunanga City, no? Para bisitahin tayo. Yes. Thank you so much sa inyo lahat sa pagpunta rito at patuloy tayong mag-mission. So ngayon, Coach Lacey, tanungin nga natin si sila, sir and ma'am about sa kanilang mga experience. Kasi si Coach kasi magaling magtanong. Siya lagi ang aming host sa mga events namin. Actually po, di ba, nung pagdating niyo dito, hindi namin alam, is a blessing kasi po, ang sabi niyo, magbibisit lang kayo sa ating opisina and ma-meet personal po again ang ating chairman. And napaka-sorte niyo po kasi dalawang event ang natinan niyo. Ano pong expectation niyo? Kasi ang ina-expect niyo talaga po magbibisit pero on the spot. May dalawang event kayo napuntahan. Na isa kayo sa inspirasyon nila. Kasi ako, masaya ako na makatulong kami sa mga event dito, lalo-lalo na yung operation buka. Kasi yun ang ginagawa namin sa Baguio. Sa Baguio, gumagawa kami ng ganun, parang wala akong kapagudan. Lalo na kung makita ko yung tao na may tama ng psoriasis. Marami akong nakikita. Kanya lang, nahihiya sila sa akin. Kasi lalaki ako. Eh, babae yung jit. Sabi nila si Dokal, sprayan kita? Oo, sir. Siyempre ako naman, basta tulong lang, walang mali siya. Basta huwag kayong panlang ako, aplusan ko lang ang likod mo, ayaw mo naman aplusan. Sige lang, ganun lang. Pero masaya ako kasi pag natara, na-aplusan sila, may nagsasabi na, oh maganda, sikre-sikreto sila sa likod. Maganda daw po. Maganda daw yung product. Kasi maalis yung manhid ng likod, maharita lang yung manhid dito, lalo na yung mga may sakit na psoriasis, gusto nila talagang gagaling. Kanya lang, may araw na babalikan namin sila. Ganun. Marami na kami nakita na nasubukan nila ng apalas na ganyan, marami din guminhawa ng katawan. Lalo na yung psoriasis na nakita namin sa kibungan, nakabalik sa trabaho ngayon. Ay, wow. Ayun. Ang maganda doon, si Chiris na psoriasis siya. Tatlong doktor na espesyalista ang kumapit sa kanya. Walang nangyari. Hindi gumaling. Tatlong doktor po. Ako, tatlong doktor talaga, espesyalista pa. Espesyalista. Gumastos siguro doon mga 50,000. Kasi 6 na taon na hindi nakapagtrabaho. Nang dumating kami doon, inaplusan namin yun. Naka-video doon na ito. Ang alam ko, hindi gagaling kasi malala talaga. Grabe yung malala na po. Grabe. Nung na-aplosan, iniwan namin yung isang battle. Yun, ginamit niya habang umalis kami. Sa akin na yun, umalis kami. After 4 days, may video na binigay sa amin
nakilom na pala yung sugat. Ay, wow, amazing po. Ngayon, binigyan ni VP na ni Vice President Willino Bot, nagpunta doon sa Baguio, binigyan namin ng dalawang VP. Alam niyo po, Doc, ang nakatawa kasi lahat po baga may GC ang bawat team sa atin. Ano, isa po kayo sa inspirasyon namin na nakikita namin na sa edad niyo po, yes, napakabata. Kayo po ang pinakabata sa BSB member. Kaya po alam niyo, pag ako nag-speaker, kinagod pa ko kayo. Wow. Tingnan niyo po ang Team Baguio. Mali niyo si Doc. Kaya gusto ko po na kayo makita kayo nilang personally. Kasi hindi niyo po alam, kasama kayo sa kwento ko. Kasi ako, based on experience, hindi pa ako nakaka-met na may psoriasis. And gusto ko po makaroon ako ng kliyente ganun para sa akin manggaling yung proven talaga namin. Proven na talaga. Kasi ikaw po, nakita mo yun na nabagaling mo yun. Yun ang maganda po sa akin kasi tayo, hindi lang tayo hindi doktor pero nakakapagaling. Yes, hindi lang po iniisip natin bagay yung paano kumita. Iniisip natin kung paano tayo makakatulong sa mga tao na kailangan natin. Kasi experience ko po ang may sakit, sobra kong depressed niya. Depressed. Hindi nakakatulong. Anim na taon na hindi nakatrabaho. Yung asawa niya, siyempre aburido lagi. Opo. May pinapag-aral. Opo. Eh nung tinuloy niya yung dalawang bote na yan, after 20 days, nakabalik na sa trabaho. Wow, 20 days. Kaya, 6 years versus 20 days. Kaya nagtiksa ko kanina sa pang-leader doon na ipasa yung buong katawan niya, alisin yung baro, short lang siya para makita ko kung totoo kung mahinis na yun. Siguro po, Dok, ang doon natin ang suggest natin pagbalik niyo, magkaroon po ka ng interview. Interviewin niyo, yes, po siya. Before and after. Para at least po nakita yung appearance niyo doon. Yung, yes, po ang nag-plus. And after 20 days or 4 days, po, ito yung nangyari. Malaking bagay po yung kasi katulad namin sa Pindaet, Naga, Tabaco, and Albay. Malaking tulong po yun. Pag nangyari po yung interview niyo. Kasi ako po, sabi ko nga, lagi lang may baon patis. Ang ganda ng ano, pagkodok lang po talaga ang panlaban ko. Kasi kahit nasa SM ako, nasa Jollibee ako, nakapinta ako, patis lang. So yung muscle and joint pain, parang bonus talaga sa akin. Side effect na lang. So yun, may mga kasama ako na naghanap po talaga kami ng mga na-stroke. Minsan naiiyak ako sa result talaga. Imagine 5 years stroke, hindi nakakagano ng kamay. Naaangat niya. Sino ba ang hindi iiyak niyan? Para lang ako pasyente na nangyito na rin. Kinagaw parang feeling ko, isa na rin akong yung medyo doktor. Medyo doktor. Dahil instant na Coach Daisy, Doc Daisy na. Dahil sa interest yung 49 years old, pati yung kasama ko, nagugulat ko talaga. Ulitin mo nga, ulitin mo talaga. Ang ginagawin ko. Totoo ba talaga? Totoo ba talaga? Itaas mo nga. Kasi apat na stroke na napatulong namin sa Baguio. Apat na stroke. Apat na stroke talaga. Believe ako, kanang kamay, yung lalo na itong una namin, yung bayaw niya, una namin na na-plasan. Tinurang ko lang yung pag-exercise, gumagano na siya. Yun eh, hindi makagalaw. Di ba? Hindi siya makagalaw. Nakaganyan yung kamay. Inaalala yan yung asawa. Pag kumain, sinusubuan. Eh, paano ka maniwala na nagsusuntok-suntok na? After 4 hours. Ang feeling ko rin po dito sa product natin ito, palibasa po tayo mga spiritually guided din tayo. Baka meron tayong power po. Inaano tayo ni Lord na, amazing na hipuin mo yan. Akala ko lang po, pampalit lang ng baho eh. Pampaganda gusto ko eh. Skin toner. Pampasari na sakit na dyan. Pero yung stroke na magugulat ka na, tataas na ng kamay. May ilang 5 years. Si Janet ka, nagwawalis na. Kanina, sakit na dyan. Sabi ko sa akin, meron tayo yatang kamandag. Bakit ang galing? Pag inaplusan yung tao, galing agad. Siguro, meron ka tayo siguro gano'n. Na-blessa na po. Opo. Baka na-bless na lahat. Yung mga best cliente namin po, Chief Nars, sabi daw nung kasama siya, hindi yan nahiyak sa ganyan. Hindi na rin niwala sa ganyan. Kasi Chief Nars yan. Alam mo po ang nakapagmahal sa kanya, patis. Yung amoy ng patis. Bili siya agad. Imagine Chief Nars yun. Kaya pagbalik namin, sabi niya, ang ganda ng product niya, mayroon siya strong ingredients, nakakaiba.
Imagine in seconds, lagyan mo siya ng patis ko na sobrang lahat. Ang mabango, nawawala in seconds. Nawawala ka po. Yan, maganda rin yan. Yun yung napakalabang. Subukan natin doon sa bagyo, yung soy patis. Hindi, wala amoy. Ay, wala nga yung soy. Yung bago. Yung bago. Bago. Kasi kilala nyo lang bago. Bago. Ang ginawa ko na po, cotton buns. Ganun, saw-saw, ganito. Amoy. Eh, ganyan tapos, dito. Spray kaya dito ano, sinagpag-promota ba yun? Sa siya. Doon po nung sa Sorsogon. Maganda po yun. Danger yan. May nag-volunteer talaga di ba? Meron tayo. Nagulat kami, dalawa nag-volunteer. Hindi namin akalain na gagawin talaga. Kasi siguro, nag-doubt sila, nag-isip sila. Ito, kaya sinasabi nila na awala ng amoy. Kahit doon sa ano, dito sa, ano, sa Ocampo, ano, nag-attend din kami, meron silang ano sa barangay para ka-swimming lang sa barangay cafe. Meron doon isang ano dalaga. Meron pa siyang period noon. Sabi ko subukan mo kasi meron siyang problem daw dito sa siguro bacteria pati amoy medyo. Pinapunta ka lang siya. Sabi niya, ano lang ang amoy. Daw wala ang amoy. Kagayin mo na nating meeting sa amoy. Ay, opo. Si, sino yung unang, sino nga yung nag-volunteer? Nag-volunteer. Sabi kasi si Sir Willie. Magpunta na si CR. Sinong voluntary magpunta si CR? Libre ang isang product. Opo. Voluntary naman. Voluntary punta ni CR. Tinurot pa ni Sir gawin. Unang pasok, isang kamay, isang daliri. Daliri. Pangalawa, amoy mo ulit. Pag wala pa, dalawa na. Sabi niya nung una daw, na amoy niya siyempre may amoy. Taon na. Tapos, ginawa niya daw, meron pa. Ginawa niya daw dalawa. Tapos, sunod daw, apat meron pa kote, nilagay niya. Sabi ko, laki na lang. Hindi naman. Kung sa kapas. Yung sabi na, apat na eh. Yan pala, kinapan. Tinapan lang, hindi po lang. Alam mo po, itong product ko, may mga bagay na nakakapagod, nakakatuwa. Na hindi mo mapaliwal yung tao na, sobrang isip yata, kailang itry ko talaga to. Eh kung talaga totoo naman, may libre pa. Yung una, hindi pa spray. Sabi, di, ganon. Sabi, medyo madulas to, huwag ka magkamani ba? Ay, cancer ka. Kasi magkaiba, mas maganda ngayon. Maganda na ngayon kasi spray lang. Spray, sa kilikili pwedeng spray. Ganyan, sa kilikili mo wala na yung amoy. Sa mukha. Saka maganda ito sa pizza. Sa pizza po, yes. Yung pan, yung si Lolita. Lolita? Una kong nakausap yun, may pizza sa kilikili na kaganoon lagi. Sabi ko, bakit di mo may baba yung kamay? May pizza sir. O, bigyan na kanya, lagyan na ito. Opo. Unang lagay ko sa kanya, pumutok agad. Opo. Kasi yung maliliit na pizza ba? Mabilis pong lumabas. Parang hindi ko alam kung anong ginagawa pumutok nito. Pumutok agad. Pinapalabas niya yung toxic. Anong pangalawang lagay niya, wala na, talagang lumit na lalo. Binigyan ko siya ng 10 malay ng konti, lumuwi ka na. Pinahuwi mo na po. Pinahuwi mo na kasi basa na yung kilikili. Yung baga to, alam niyo sa amin sa Bicol Pulatoy. Ay, yung dito sa mata po. Sa mata din na namamaga. Magaling din siya kasi yung anak ko, yung best friend ko naman. One week siyang nagsasuffer ng pulatoy sa amin ang tawag kasi kulatoy eh, namamagal yan. Yung merong parang pizza yung maliit parang dito sa mata. Sabi ko, anak punta ka sa bahay, isipan kita ng ender. Sabi niya, opo mami. Kapag inamagal mo na nagkulatoy, sabi ko, eh para suffer ka ng isang linggo, pa yun lang pala yung depress ang mga depress lang. Hindi ka na nakapasok ng school mo dahil hindi ka na dahil sa kulatoy mo, yung pala yung depress lang. Kaya ako po, lahat ng testimony ko, based on my experience talaga ang sinasabi. Kaya gusto ko po, nakaka-experience po ako ng another amazing ano na mga kakaibang pangyayari ng isang tao para may dagdag na naman ako kasi mas masarap po magkwento yung from the heart para nalalaman kasi ng tao na sabi kang totoo lahat po yan kaya sabi ko ito based on my experience kaya excited ako makatagpo talagang may psoriasis at babantayan ko talaga yun kasi sa inyo grabe dito kita ko talaga grabe ang dami sa likod biglang nalilis na ay saan kanya yung ano, testimony niya ah, sa Baguio po ba yun yung sa likod Sa kibungan. Ang dami niya sa likod. 15 days yata yun, di ba po, nawala yung unlinis na ng likod niya. Maraming, so ano yun, galis? 20 days. Yung experience niya, hindi lang kasi nagtsura niya. Yung nasunog ba naman siya? Nasunog yung ano kaysa niya, bakit?
kulang bang kaming iluluto mo pare pati paa mo iluluto mo pa experience ko sa anak ko so nakarne po yung ito ano parang namagan na nagtubig-tubig na yun o nagsubside na yun sayang lang at hindi ko na hindi mo po napicturean. Yung ano po, yung nangyari sa anak ko, na ano nang pumukulong yung rice cooker ng tubig. So yung paa niya, talagang nagbuka. Mm-hmm. Sabi ko, anak, first experience natin, try natin talaga ito kung dito. Kasi, hindi, every kwak ng isa, sabi ko, pag open and positive ito, saka ako mag-ubig. Lahat po, yun akong testimony. Tanong, experiment. Exacto yung anak ko na paso. In 2 days, di buka siya. Ano talaga siya? Nagsara. Kaya kung gagamitin Femenas, baka masara rin. Magiging virgin ka. O, matatanong na, sabi, pwede ba itong pampasikip? Subukan mo, mukha daw sa sumisikip. May nag-testimony niya sa amin, asawa ng stakis namin sa dahi, totoo po talaga. Sumisikip daw talaga. Talaga. Kasi nga, ako, di ako mag-isip totoo kasi yung sugat nga, saka yung sugat ng buka, nahilong. O yan pa kaya. Siguro lahat naman ng ano, may exception. Ay di po, tata. Pero slight lang, hindi buo. Kasi mga anak na po pa. Hindi naman magsasara. Hindi naman magsasarang po. Hindi naman. Pero sa butan, kasi malay natin, di ba? Ay sabi nga nung... Pero sa amoy talaga, ano, proven talaga yan sa amoy. Kaya po ang diet, mas ano sila sa killer bad odor yung bacteria. Siyempre, mainit kasi dito. Oo, dito lang. Yan po ang ano lang. Sa kilikili, very good. Ako singaw. Sa katawan ng allergy, may nakahita is sa bagay ba yung tinatarget namin yung talaga yung mayroon. Sa hospital siya kumain. Yung paa. Nawala. Yung ma'am, allergy. In one day, nawala. Nawala. Lahat sila. Seconds lang. Seconds na lang. Pula. At saka parang wala lang nangyari, parang nawala lang daw. Basta. Ganun ka-effective. So, very effective. So, yeah, ano po yung experience niyo doon? So, sa dami ng mga na gumaganda yung ano, katawan, kasi hindi naman gamot, hindi naman nasa masasabi natin nakakagaling, ang tanong nila, painkiller ba to? Sabi ko, hindi. Pero nakakaalis ng pain. So, yan. Sa dami po ng mga pinag-share ninyo, ano kaya sa tingin niyo ang reason bakit super naiiba yung product natin sa mga kasi ang sabi ng mga ibang tao, nagtatanong sila kung anong ingredients. Opo. Sabi ko naman, ang ingredients dito, 10 klase na mineral. Lalong-lalo na yung gluta extract. Yung gluta tayo kasi nakakatulong na pangpakinis ng muka, umalis yung ano pa yung peklat. Oh, yung mga pimples. Oh, pimples. Yun ang sinabi ko ng kanila. Pero meron na kaming buha, yung last nakan namin. Meron babae na filosofo. Sabi ko sa kanya, ma'am, subukan mo ito, hindi mabaho. Matagal na ako gumagamit ng kanya. Sabi niya, kasi magnesium ang baho. Opo. Eh di, hindi ko tinuloy na pinatisting. Opo. Nung nagpunta ito doon sa harapan, in-sprayan niya yung mukha na sa naginag mo ng naglalat sila. Tapos sabi ko, tama yung ginagawa niya, kaya kumikinis yung mukha niya. Kaya makinis na makinis ko yung mukha. Lalo sa akin, kinis din. Yeah. So ngayon, gusto niya na ngayon mapapas. Ngayon, magsika niya. Ako nga. Basta niya na, nung una alam niya. Ang pwede siya, Dok, hindi lang sa pampakinis. Yung paghagard ka na, pag unang-unang ka. Mag-spray ka, babalik yung energy. Babalik talaga. Para pinang titulog ka na, para spray ka, eh, nag-aulis. Pag inaantok po. Kaya po ako nag-dragal ako sa Manila. Spray mo lang. Spray. Tsaka ma-prospose ka nga. Kasi nag-drive ka, di ba? Eh, sa limawasan, aantokin ka na. Mag-spray na ako niya, energy na naman uli. Meron na akong experience sa Baguio na filosofo na yun, lalaki rin yun. Lalaki yung filosofo? Ano sabi ko? Sabi niya, hindi ako maniwala dyan. Hindi na maniwala? Nung in-explain ko yung katabi niya, ang maganda. Maganda nang tinalis yung sakit yung kamay ko. Sabi yung katabi, siyempre siya, hindi sana makatulog kasi nanonood. Hindi siya nang tatulog. Subukan ko nga yun siya. Sabi na sa mukha niya na. Kasi nakita na, yung mukha niya na kasi itim. Tikit ka. Inespray yan ako. Buong mukha.
Minuto lang natulog. Na-relax? Oh, na-relax. Oh, na-relax. Sabi ko, oh, tingnan mo, tulog na yung pinusubok kasi. pero mayroon akong ikukwentong nakakatawa. Doon sa pagbuha namin sa isang hutap, babae yun, sabi dito, dasbog. Ano daw? Sa asbog, pantalog. Ano daw? Ito, niya masakit. Okay. Siyempre, sabi ko, may diabetes eh. Taas mo ang pantalon mo, sabi ko, tumayo, lumayas na. Nalang niya siguro yung pantalon alisip. Ay, akala niya siguro ba rin. Bastosan ko siya. Hindi niya alam na gusto mo lang itaas niya para haklasan mo. Itaas mo yung pantalon para malagyan ko yung to. Ayan to. Ayaw eh. Tumarap. Akala niya, pinakabag mo. Sabi mo, mga client ko, ang tawag namin dito sa MD Plus, emergency key. Emergency key. Kasi tingnan mo pa ako, babiyaya ko, naipit ako sa pintuan ng sakyan. So, nagdugo yan. Tapos, sabi ko na jibot-jibot. Ang sakit po talaga. May, ano, lahat na may gumagalaw-galaw. Tapos, lahat ng uras, nasabi ko na. Ako talaga, lagi pa kung may MD Plus. Hindi, inesperyan ko. Seconds lang, nawala na yung buti-buti. Parang may gumagalaw. Parang may dugo. Alam mo, hirap ako, nagkuha na ako ng Nelcadra, na pa ako Nelcadra, putuloy na natin. Putol ako. Kasi ang sakit ko. Ang sakit. Sabi ko, kung wala ako, alam mo, wala akong MD Plus, magsasuffer ako mula Manila to Bicol. Sige, sakit, sige, iyak ka, tamasakit. Wala akong pang-emergency kit. Kaya ang tawag ko namin dito sa emergency kit. Kasi, pag pumunta ka sa doktor, masakit nga yung balakang mo, ang tiyan mo, ang ipin mo. Ang tendency po bago, pupunta ka rin, bukaan masakit na masakit na. Pag nasa hospital ka na, hindi ka naman agad maasin. Mayroon ka munang pang first aid. First aid, habang papunta ka doon, at least makarating ka. Yes, makabawas ng pain. Okay. Pagdating ng hospital, hindi ka taranta doon. Kasi minsan, imbis na gagaling ka, uwi ka, patay ka na. Kasi, pupunta ka din po masakit na. Ay, ano, mga doktor. Mahihimatayin ka. Siyempre, marami yung kliyente, mga nakapilay. Hindi ka mapwede. Eh, panibala ko sobrang emergency ka, nagdudurugo ka, siguro priority ka. Pero pag ganun, talaga maghihintay ka, lista. Pero kung mayroon kang MDS na emergency kit, pwede sa kaya mo na. Bago ka wala madating ko sa lista mo, baka hindi ka na mag-compile. Kasi may first aid ka na. Nakipila ka lang sa hospital. Isipin mo, masakit ang ngipin mo, magkaroon na magpa-check up. Masakit ang balakang mo, masakit ang tiyan mo. Ang dami, kung mapa-check up mo na, magkano na yan? Pero kung mayroon bawat may sa may check up. Check up pala, wala kang gamo. Isipin mo, kung sumakit ang ngipin ko, wala, sabi daw nila, dito ispray. Ispray ka baga rito. Mala, 2 weeks na hindi sumasakit. Sabi daw, sige, hindi ka nakaramdam. Pag sumakit naman, sa kanya maaalala. Maaalala mo na pagbunot ka ngayon, hindi na naman at wala. Pero nung mayroon gusto ko, na pagbunot ko. Nung nawala po, kaya ispray ko lang ni MD, tapos nalimot na naman. Nakalimutan nun. Ako nga po dito, meron akong spinal stenosis. Sabi ng doktor sa military base, operahin. Tapos lagyan daw ng plate dito sa spinal cord ko para hindi na iipit yung mga nerve or injection na nung pang-alis ng pain. Natakot naman ako. Sabi naman ng friend kong doktor, bata ka pa naman at saka babae ka, pangit kung meron ka ditong sugat, may keloid former po ako. So sabi, huwag ka niyo kasi papangit yung likod mo, yung liit mo. So piisin mo lang muna. Eh, minsan hindi ko talaga tumagalaw, hindi ako makatulog. Talagang grabing sakit. Pati yung wrinkles ko nagganyan, sobrang sakit. Hindi pag natulog ako, minsan hindi ko tumataas. Pati pagbubad ng ano ko, hindi ko kaya bubadin. Walang pakiramdam. Kahit ko routine, talagang wala mo siyang pakiramdam. Sabi ko, grabe na talagang sakit. Sabi ko kay Willie, punta tayo sa hospital. Wala yung doktor, so kailangan daw magpa-appointment. Oo, nagpa-appointment ako. Alam mo kung nangyari, nakalimutan ko yung appointment kasi hindi ko sumasakit. Medyo nung una, konti na wala ang sakit, pero meron pa. Hanggang ngayon po, wala na. O, normal na siya. Saka-spray lang na. Saka-spray lang po. Nag-spray ako sa ulo, hanggang diig, mukha, hanggang dito. Ginawa ko na po siyang lotion sa likod, sa balakang, hanggang dito sa paa. At namamanhid yung right kong paa. Hanggang dyan, dito sa legs ko, pag matagal nakaupo, namamanhid. Pero napansin nyo ngayon, okay ako kahit sumakay ng sasakyan,
ilang oras, hindi na po siya namamanhid. Basta ang spray kumula dito hanggang dito, pababa hanggang dyan. Parang buong dito. Buong katawan. Buong katawan na. So, super ganda ng ano ng Prada. Kaya, I hope na marami tayong masharean nito at makita nila yung benefits at yung side effect. Yan. Sabi, ano ang side effect nito? Ang side effect dito, ano nga, sir, yung side effect? Ang side effect dito, kung hindi ka gaganda, gagaling ang mawawala ang sakit ng katawan. Okay. Yun ang side effect. Itong product na BSB. At saka, grabe kung magpawis. Pag pinagpawisan kami, grabe. Ano, parang nalilinisan ang buong katawan. So, tingin ko nga yung mga barabara sa mga skin na tatanggal. Yung mga dead skin na tatanggal. Kasi nakita ko rin si, ano, si Coach Willie, nahuhulog yung mga balat niya doon sa akin. Sabi niya, ano ba ito? Nakakamtanggal ba ito ng balat? Sabi ko, ewan ko. Sabi niya, natatanggal hanggang kuminis na yung mukha. So, kasi sunog yung mukha eh. Opo. So, ayan. Sana marami tayong ma-share nito. Especially sa Baguio. Ngayon, pa-away ko kayo ngayong gabi. Ilang oras yan, medyo matagal-tagal. One week pa lang po sila mag-away. Dito na kayo magboha sa Bicol. At pagpunta tayo sa Daet. Meron pa yung sunod na boha po ng Daet. Next step po kami naman pupunta sa inyo. So, i-share po natin saan po kayo next na makikita ng mga viewers natin. Siguro, uwi kayo mamayang gabi. Anong kailan kayo darating ng Baguio? Darating kami sa Baguio siguro bukas ng alauna o alauna. Alauna hanggang alas. Mapahinga lang yata ng isang oras. Ah. Ay, hindi. Isang oras sa karang. Kasi, ang biyahe namin yan, sigurado, 17 hours. 17 hours. Ewan ko lang kung mas magbilis yung Raymond. Sumukan namin yung Raymond. Okay. Baka mas mabilis, dire-diretso. Okay. So, saan po kayo hanap pagdating ninyo doon? Kasi alam ko yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Ang taga Baguio, taga malapit yung sa lugar ninyo, sila, Sir Willie and Ma'am Noy nilang po ang pwedeng makuha ka ninyo nito product na to doon. So, paano po kayo hanapin? Hanapin nyo lang kami sa address na sa bahay nyo. Sa bahay ang opisina namin. Ah, okay. Doon sa Cancer Division kasi yun eh. Woodsdale sa Division. Woodsdale. Birak, ito gundi. Berak ito gunbingget. Sa Woodsville. Woodsville. Ako sa telephone number. Telephone number ko 09-29-5207-348. Yan ang smart. Smart. Yung PM 09-97-81-35-140. Talagang makakalala. At sa ano naman, sa Globe, 09-366-666-45-0593. Wow! Wow. Ako yung masinig sa ulo, tiimda sa ulo ko. Sa, how about sa Daet? Kailan ang next na event doon? Actually, meron kami sa June 6, Boha, dyan sa Barangay Bagasbas. Sige po lahat ng mga senior citizen. Initiative po yan, siyempre ni Coach Ma'am Nels Abogado. May abogado na tayo doon. Kapilyado niya abogado. May abogado pa. Nakakatuwa, sobrang sipag po niya ni Nels. Teacher na, pero sinasamantala niya po na walang paso. Kaya talagang sunod-sunod na. Nag-mission. So, anong oras yung ano ba? Siguro po mapapaski doon tayo, baka 1 o'clock. 1 o'clock in the afternoon sa Bagasbas. Barangay? Bagasbas. Barangay, Bagasbas, Daet. Malapit po sa airport. So, Barangay Hall. Okay.
Okay, sa barangay hall. Saan ba pwedeng tawagan kung nawawala sila dun sa Bagasbas? Saan ba sa Bagasbas? Yung number ko po, kalag. Sa ulo ko yung PM ko, 0935-500-1416. Madali. Yan po yung mga number nila. At sa Facebook, pwede rin nanapin sa Facebook. Daisy Apo Vasquez po ang aking FB account. Ang Facebook ko, Love Willie. Yeah. Love Willie ang bilang. Ikaw ang Noemi. Baka heart, Noemi. Hindi, na iba. Noemi Payomo lang. Noemi Payomo. Ang FB ni Lokwila ay kakaiba. Love Willie. Pero ang dami nagmamahal. Ang dami nagmamahal. Belo eh. Talik-talik yung belo. Galing. Wow, okay nga. Yeah, pala, galing. Bakit kaya love? Siguro maraming daw si Sir. Yung melo, pinaganda ko lang naging love. Love. Ang ganda nga. Be, tapos love. Wow. Kakaiba. So, madali matandaan si Dok. Madali mo. Hanapin niyo po sila sa social media at saka yung phone number nila. Pwede niyo i-replay itong ano pag hindi niyo nakuha yung number kasi medyo mahaba yung number. At sa Facebook page po natin, Health and Beauty Tips by Grace Time. So meron po tayo dyan mga videos, pictures, ng testimonials. At meron akong bagong gawa na BSB Wellness. Yata yung nakalimutan ko. But basta may BSB po, bagong page, kagagawa ko pa lang. So, mag-umpisa pa lang ako dyan mag-upload ng mga pictures and videos. Alright, so thank you so much po sa pakikinig at panonood sa aming BSB podcast dito po sa St. Jude Orchard, Naga City, sa aming main office. Home business po ito, kaya ang office po ay nasa home din po. Alright, so, thank you so much ulit, Ma'am Grace, opportunity. Kasi ang dami ko ng excitement sa buhay ko ngayon na makilala ko tayo. Tatlong beses niya akong tag-guest sa kanyang radio. Ngayon naman, siguro magiging susuki na naman ako dito sa tag-guest nito. And I love this. Ganun gusto ko to, yung ganitong sistema. Nag-uusap, brainstorming, at kumustahan. Gusto ko to kasi pangarap ko po talaga maging radio announcer. Pero ngayon yata matutupad. Matutupad. Diba sa BSB? Dahil sa BSB. Ako nga nung una, sabi ko, siguro maganda yung nasa TV, na nasa salita. Kailan dapat maging mag-aral ng MASCOM para maging makapagsalita dyan. May nag-invite sa akin, alin ka punta tayo sa radio? Radio, anong gagawin natin? Sa salita. Hindi ako marunong. Lagi ko naman nasa YouTube at naka sa Facebook. Parehas lang yun. Talaga, sure ka? O sige na, alin ka na. O sige na. Hanggang 2 years na po. In August. Ang galing. Anniversary na si Ma'am sa ano? Yes. DWIC. Ay, salamat pala sa pag-invite lang. Oo, sige. Mapapanood din nila. I-share nyo po yung program. Tingnan nyo, Ma'am and Doc. Ang swerte nyo talaga, dalawang activity, may guesting pa. Nasa video. Ano ka ba, may podcast pa. Nakagaling pa kayo sa CWC. Nakita niyo pa yung Mayun, yung anak ng Mayun. Sa kaya nito Mayun. Kaya lang hindi tayo doon nakapagpa-picture. Diba? Sa pagbalik niyo po, kasi ang next natin kalagwas sa ating incentive trip. Yan, local days. Isa po yan sa pinakamagandang beach. Yes, sa Bicol. Para po siyang Boracay. Ay, wow. Yeah. Sabi nila, mas maganda pa daw sa Boracay. Mas maganda pa daw. Kailan akong panpunta doon. Ako first time, so I'm very excited. Yes. So, magpapapayat ako kasi siyempre mag-video. Sir, bawal po doon kasi ang pinaka... Bawasan mo na yung picture dyan kasi magpipicture ka na nakabikin. Bawal po kasi dyan pagsuot na hindi talaga naka-attire. Bawal. May nakumbida ka talaga. Magdala na kayo. Mahiyak ka po doon, Ma'am Nomi, pa ikaw nakasuot ng shirt sa katis. Mahiyak ka. Kasi nakita ko na nakatupis. Nakatupis tayo. Tayo dyan. Paano na ako? Mag-short na lang ako. Saan na ako magpapayat? Nakatupis ka. Tapos nalang ka lang yung manifest na ano. Okay. Alright, so thank you so much po sa inyong lahat at saka follow niyo po kami sa DWIC 95.1 every Saturday po from 12 to 1 p.m.
Lunch and Learn with Grace po. So, ako po yung host dyan. At syempre, kasama ko palagi ang aking team, ang BSB family. So, andito po kami. At saka ang BOHA, Bayanihan Operation Haklas, papunta po kami sa inyong mga barangay. Magdadala po kami ng invitation at ikunin nyo po lahat ng may mga masasakit sa katawan, may sugat at gustong gumanda at gumawa. Ayan. So thank you so much po and good afternoon everyone. Yeah. Bye-bye. Ingat po sa pag-uwi kayo. Thank you very much. Pati sa pag-accommodate. Thank you. Hope to be back. Yes. At kami naman po ang nadalaw din sa inyo. Kami din. Thank you. Always welcome. Thank you. Bye-bye. Thank you very much.